kasi ko na ito kahapon mga master, pero ngayon lang nag-confirm yung manager kasi yung service center nila hindi daw makapasok ngayon dito sa lugar namin. So ako nang gagawa, kuli na alam ko na kung anong gagawin mamaya. Makita po na ito kahapon. Ito yung trouble niya mga master, oh. Ang daming alikabok. Yan ang unang gagawin namin ngayon mga master. Lilinisan muna namin yung filter dryer niyan, yung cover. Tapos ibabrush na lang namin yung condenser. Kasi hindi naman siya ma-pull out. Kung ma-pull out sana sa shop, sobrang laki kasi nito, eh. 3 door stone chiller. Tsaka yung design nito, ang yung compressor niya nasa itaas. Hindi namin pwedeng basain kasi baka mag-ground pa yung mga wirings nito. Tingnan nyo kung gano'ng kadumi. Yung tubig na yan, yan yung nung una, yung condition pa yan. Yung water niyan, droplets yan ng capillary at saka yung tube ng evaporator. Kaya natamaan dyan. Wala naman siyang leaking, lilinisan ko lang para at least hindi naman siya mag-high ampere yung compressor nito. Ito ay isang chiller mga master, yung tatlong pintuan. Na-check ko na lahat ito kahapon, tinignan ko yung panmotor ng blower ng evaporator, sobrang liit. So yan po yung access valve. Ilinisan lang muna natin, saka natin lalagyan ng gauge mamaya kung may karga pa. Pero nakita ko kasi yung disenyo nito, yung system nito. Yan o. Yung compressor kasi nasa itaas. Tapos yung condenser niya, hindi namin magamitan ng power spray. Okay sana kung sa baba, kahit man lang yung tubig lang na hindi masyadong malakas. Ito kasi pag gagamitan ko ito ng tubig, mabasa lahat yung mga wirings nito na sa itaas. So, yung pagbibidyo ko na ito mga master ay isang ano lang, yung parang nakatago-tago lang kasi bawal daw yung pagbidyo nito sa loob. At saka nakamute din ito kasi yung may mga music itong ano, bawal na bawal din. So ito, tingnan nyo yung setup dito. Nasa itaas kami mga master. Sobrang alikabok ng condenser. So bago natin pandarin ito, lilinisan muna natin gamit ang brush. So yun na. After nating malinis ito, papandarin natin. Then kakargahan natin siya ng gauge. Nakita ko kasi kahapon eh nag ice build up yung capillary nito mga master. Tingnan nyo naman yung flooring ng condenser, sobrang dumi. Yan po yung blower niya mga master sa evaporator, sobrang liit na para lang sa blower ng computer. Tapos tatlo lang yung blower niyan sa evaporator, yung mag para makadistribute ng hangin na malamig sa loob. Nakita ko yung, tingnan nyo yung flooring ng mga master, ang dumi niyan. So on time dapat ito lilinisan ng maintenance nila, pero wala, hindi makapasok. Nakita ko na din ito na napalitan na rin siya ng filter dryer. May time delay siya bago aandar. Maandar na po ang unit. I-observe na lang natin ngayon mga master yung ice build up niya na makita nyo sa capillary. Dapat wala siyang ice build up para lalamig siya. Matagal na din ito, almost 2 months. Yan o, tingnan nyo yung
yellow. Nagbe-build up siya sa capillary, dapat wala yan. Tagal-tagal na rin itong nakaganyan kasi hindi pa napuntahan ito ng service center nila. So, ngayon, makita nyo na kailangan natin siyang lalagyan ng gauge para ma-determine natin kung may karga pa ba siya o wala. Pero mga ganong sistema kasi malinis na yung condenser side niya. For sure nito, wala nang karga ito. Wala na siyang prion. Kunti na lang. Kasi pag may leaking po ito mga master, kasi almost 2 months na itong ganito, wala pong kahit kunting lamig. Ang gagawin na lang natin ngayon, kakargahan muna siya ng gauge para ma-determine natin kung ilang porsyento lang ang ipapasok nating prion. Hindi siya makita agad kung paano ko nilalagyan ng gauge kasi hindi kami pwedeng sabay na umakyat dalawa sa itaas. So yan, 0-0 po. Walang karga. 0. Pero hindi naman siya nagbabakyo. Mula lang siya. Kulang lang ng karga. So dadagdagan na lang natin. So ganun lang mga master. Nakita nyo naman na nag-ice build up na yung capillary. Kasi pag lilinisan mo lang yung condenser, hindi naman nawala yung ice, tingnan nyo. Mayroon pa rin ice build up na makikita dun sa capillary. Kahit lilinisan mo yung condenser niyan, hindi pa rin mawawala ang ice kasi kulang sa karga. Gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng prion para mawala yan, para lalamig sa loob. Ang prion po naman din na ito ay isang 134A, so madali lang siya kahit naman hindi mo timbangin. May gauge ka lang at sa clamp. Kahit naman wala kang clamp, kung mayroon kang alam mo kung paano mag-sense of touching at saka sense of hearing, pwede din yan. Pero pag mga inverter, hindi pwede. Kailangan mong gamitan talaga ng clamp at saka yung matimbang mo yung ilang porsyento na nagamit. Bubuksan ko na. Purge, bago natin siya kargahan, i-purge muna para walang mong hangin na makapasok. Dahan-dahan natin buksan yung gauge. Then i-observe natin yung ice na nagbe-build up dun sa capillary. Tayo natin siyang malusaw. Kailangan magkarga nito mga master. Huwag biglaing buksan yung gauges. Yan o, tingnan nyo, nawala na. Dahan-dahan ang nawala. So, ganun lang mga master. Kailangan din ma-observe nyo bago kayo mag-check mga master. Tatanungin nyo yung customer kung ilang araw na bang nagaganito. Kasi ma-determine mo yan kung may leaking o wala. Kasi tinanong ko, almost 2 months na itong ganito, hindi nakapasok yung service center nilang na technician. Hindi makapasok sa lugar namin dahil nga sa nangyari ngayon. So kung mga ganyan, kung ilang araw o isang araw, dalawang araw na biglang nawala yung lamig, so magdadalawang isip kang magkarga ng prion yan. Kailangan mong i-check kasi posible yan, may leaking. Pero dalawang buwan na siyang ganito, mayroon pa rin siyang ice build up. Hinawakan ko kanina yung filter dryer. Medyo mainit ng konti. Ang nangyari lang nito ay wala nang karga. Kasi pag tumatagal, unti-unting lalabas yung prion kahit sa isang araw, unting porsyento lang lalabas kasi access valve ang ginagamit niyan gaya ng mga aircon. Ang split type or sa bahay kahit naman magre-repair. Yan si Master Dance.
yung pinsan kong tumutulong din sa akin, gusto ding matuto. Pag mga ganyan mga master, observe mo lang. Unang-una, tatanungin mo yung customer kung ilang araw na bang ganyan. So, madetermine mo naman. So, tingnan nyo, wala nang ice buildup. Yung filter dryer niya ay medyo mainit-init na rin ng konti. Same lang din ang pagkarga nito mga master, 134A kasi ito. Same lang din yung pag magkarga ka ng freezer at saka refrigerator. Same lang sila ng reading sa gauge. So, ganun lang. Iulit-ulitin mo lang. Hawakan mo yung filter. I-observe mo yung gauge. Huwag mo munang tanggalin hanggang hindi bumaba yung temperatura nyong sa evaporator, yung nagkocontrol sa lamig. Pero tiningnan ko din mga master yung temperature control nila dito sa unit nito, ano na rin, nagpapalit-palit na rin, kailangan na rin palitan siya ng board ng digital na thermostat. Okay na yun, naka-steady na yung karga niya, hindi na bumaba. Pati yung tube niyan, medyo mainit ng konti. Mayroon niyang, tingnan niyo yung flooring, oh. Ngayon na may tumutulo na. Ganyan din dati, nagda-dry na lang siya dahil wala ng karga. So, kung tutuusin, pag mga ganitong design ng mga chiller, wala kasi siyang master, wala siyang yung parang lagayan ng yung tumutulong tubig. So, nandyan lang sa flooring. So, check muna natin yung ng sabon. Check natin para for sure yung filter dryer. Tsaka yung gauge kung may leaking. Pero, double check na rin ito. Pero tinanong ko naman yung parang in charge nila dito sa warehouse. Dalawang buwan na dito nagkaganito. Wala naman siyang leaking. Yun lang ang problema. Dinagdagan lang ng preyon. Pero sabay na rin yun. Pag magdagdag ng preyon, sabay na rin yung pag-check mo ng mga parts nito, baka magti-trip up yung pan motor, yung compressor. So iba kasi yung takbo ng compressor nito pag may preyo na. Mamaya gagamitan natin ng clamp ito. I-observe muna natin. Pili, mayroon din akong thermostat ng manual. I-check ko din ito mamaya kasi yung thermostat din nila dito ay sa unit nito ay pabago-bago. Ganyan lang magligtis mga master. Gagamit kayo ng basahan na may bula ng sabon. Wala naman siyang leaking. Okay naman ang unit. So, huwag niyo akong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel mga master na Rimlitik para updated kayo sa bagong mga video. Yung reading ng thermal ng gauge mga master, huwag niyong isagad sa 10. Nasa 5 to 8 lang kasi aakyat baba pa yung reading ng gauge. Pag start ng karga, aakyat. Pag sobrang lamig na, ibababa na naman. Kailangan mong i-observe lahat. Lalo na pag mga ganito yung mga chiller. Pero wala naman silang kaibahan sa pagkarga ng preyo nito. Same lang sila ng freezer at saka refrigerator.
Hintayin na lang muna natin mga master. Yan yung in-charge dito. Hintayin na lang muna natin. I-observe natin ng mga 30 minutes. Kung anong improvement ng chiller. Tingnan nyo yung reading ng board ng thermostat niya ipabago-bago. So, nawala na po yung ice build up. For sure na lumalamig na ito sa loob. Umiinit na rin yung filter niya. Wala po siyang bara. Yung karga ng gauge stable na nasa 8. Yung nagsimula nang dumami yung moisture ng sa loob, yung sa pinto, sa lamig yan mga master. Yan din yung ma-observe kung gumagana na ba yung hangin niya. Yan o, tingnan nyo. Yung hangin na binubuga na malamig. Hindi naman siya madaling lalamig agad kasi ang design nito yung blower na nagdi-distribute ng malamig na hangin ay maliit lang naman siya. So medyo matagal-tagal din itong lalamig. Pero observe pa rin natin, lalagyan natin ito. Ito yung dala-dala kong manual na thermostat sa isang freezer ng ice cream. Ito makikita nyo to kahit saan. Pag may makita kayong chiller na freezer ng ice cream, tingnan nyo, medyo madumi naman. Yan yung normal na thermos temperature sa atin ngayon. Nasa 30 something. So after 30 minutes, i-observe natin mamaya, bababa yan. Pag makasense na siya ng lamig. Yan o. Gumagalaw na siya mga master. Medyo matagal-tagal yung pagdi-distribute ng lamig nito kasi chiller lang naman siya. At saka nakadepende din sa design ng blower sa evaporator. So, hintayin muna natin mamaya, i-observe natin sa ng ilang minuto. Double check natin ulit. So stable na yung karga niya. Kita nyo naman, umaakyat yung reading ng gauge. Mamaya pag sobrang lamig na, ibababa yan. So approve, okay na. Gagawin na lang natin ngayon, kunting observe lang, ilang minuto. So yan na po yung reading ng nagra-run na compressor. Normal naman yung compressor niya. Ngayon, tumutulo na yung tubig yan. Nakita nyo sa flooring, sa sobrang lamig yan, tumutulo dyan. So probe, okay na. So ganun lang mga master, huwag nyo kong kalimutang i-follow ang aking YouTube channel na Remlitech. Mag-like, mag-share, mag-comment, at saka hit notification para updated kayo sa bagong mga video. So after 30 minutes, ito na mga master, o tingnan nyo. Dami nang nagbumoist na yung mga pinto. Yan po ang sign na gumagana na ang lamig niya. O, maabot na siya ng 20, so bababa pa yan. Tanong ng mga master, parang ginagawa ko na lang nito, binabypass ko na lang. Hindi ko na siya binabacuum kasi may kunting freon pa naman siya. Hindi pa naman siya umabot talaga sa vacuum na wala ng karga. Nasa zero sign lang siya. So, ibig sabihin nun, may karga pa siyang freon pero hindi lang lalamig. Ang ginawa ko na lang, dinagdagan ko. Tapos, sinik ko yung mga fittings kung may leaking siya o wala. Pero wala naman akong nakitang leaking.
Pwede na natin tanggalin yung gauge mga master. Ang pagtanggal naman ng gauge, kailangan naka-running din siya para yung pressure ay hindi malakas. Ganun lang kaisip pag magtanggal ng gauge mga master. Alam niyo naman siguro mga master kung paano gumamit ng gauge. So hindi ko na pinakita kung paano ko sinet up, kung saan ko nilagay, kasi mayroon din akong ibang video na wala namin dito yung pangmadalian lang, mabilisan na trabaho pero safety naman. Lalagyan ko na lang siya ng Teflon kasi dito yung possible cause na nawawala yung refrigerant, kasi yung cover nito sobrang nipis na ng rubber. So, dalawang hindi naman siya basta-bastang lalabas yung preyo nito kasi may kanyuto siya, pero dudublihin natin yung safety, lalagyan natin siya ng Teflon para hihigpit yung takip nito. Yan o, tingnan nyo, kita nyo. Medyo manipis na din kasi yung rubber niyan. Madali lang sana naming matapos to kung ang compressor nito ay nasa baba, sa likod. So, akyat baba kasi ako eh, nag-o-observe ako. So, natagalan ako mga master, pasensya na. Pero at least, mayroon na naman akong gawa ngayon. Mayroon naman kayong na-observe kung paano gumawa ng ganitong sit-up yung chiller. So, hanggang sa susunod ulit mga master.